Guys, balik tayo sa trabaho. Pinapahakot ko na tong mga yero dito para maibakod na dun sa farm 1. At yung kahoy na to magagamit natin upuan dun sa ilalim. Eh nahakot na nila yung mas marami. Isang balikan na lang siguro tapos na. At ito dala ni paring Reggie kahapon galing sa isang masugid nating taga-suporta. Lagare, gamit sa bukid, merong sombrero. Ito kay Mrs. Cookies. Tapos sa merong wine, kape, bilata. Tapos ito, pruner set, pangputol, pangpitas ng gulay, pwede ito. Kaya maraming salamat po at magagamit yan sa bukid. Ito palagay ko ano to, solar. Itong sombrero, yan, Gym Squad. Bibigay natin sa kanila ito mamaya. Okay. Yan, siguro papahakot natin ngayon pati yung mga kahoy. Umpisahan natin bukas yung pagbakod. Sikasuhin lang muna ako. Bali, pangalawang salida na yan kung saan naabot yung ibabakod natin. Lalagyan natin lahat. Kasi sayang lang yan. Magbibenta mo sa mga bumibili niya. Mura lang nilang bibili niya. So, ibabakod na lang natin doon. Asikasuhin ko lang muna si Desiree. Yung dapat natin asikasuhin para sa kanya. Tama, mamaya, pagkatapos ko, diretso tayo sa farm 2. Tingnan natin kung tumubo na yung tinanim nating sitaw. Hindi ko na na-upload yung vlog natin kahapon sa celebration, sa anniversary. Kasi napasarap tayo ng kwentuhan. Actually, ayaw pa nga umuwi nila paring Bong, nila paring Reggie. Kaya lang, talagang kailangan. Masaya. Wala akong masabi. Nagpapasalamat ako sa lahat ng bisita natin na pumunta. Balik tayo. Nakalimutan ko yung passbook ko. Kasi maghuhulog ako para kay Desiree ngayon. Kaya lang naalala ko, hindi ko dala yung passbook. Hindi tayo makakapagana. Siguro mamayang hapon na lang. At alas 10 mahigit na. Sa farm 2 yung Gym Squad. Wala silang pananghalian doon. Saka excited ako makita yung mga sitaw. Yung mga tanim natin. Tinanim namin. Siguro palagay ko nakalitaw na, tubo na sila lahat. Alanganin na tayo sa oras. Ano, Trek, dinabasa nung ulan? Hindi yung ulan dito yan. Ah, hindi ba? Nako. Kailangan nga patubigan, no? Inuna na namin yung gawin. Ayan, may tubo na. Tubo na yan. Eh, ba't dito wala pa? Hindi nagsabay-sabay. Ayun, oo nga, kailangan. Ibig sabihin, hindi umulan dito. Hindi yan. Oo, kailangan ng patubigan. Tuyong-tuyo. Kala namin kasi umulan. Sa amin lang pala ulan. Hindi pumasok si Kuya Olan. Sabi niya, ngayon niya taba pa kasi yung gubuhula. Buti, nakalusong sila. Pasalubong. Wala pala si Kuya Olan. Yung kay Bing, binigay ko na. Sa bahay si Bing. Oh, pili na kayo. Ito, galing kay ate at kuya. Oh, pili na kay Trek. Tapos yung kulon. Oh. Pare-pareho sila. Pareho lang. Oh. Ito pa bang, oh. Galing kay Paring Bong yan. Shout out, Fat Boys. Salamat po. Paring Bong at saka si Paring Bon, yan. Maraming salamat po. Tigalawa. Tigalawa yun. Oh, yung malaki tsaka maliit. Oh, ito yung ulan yung natira. Ayun lang, di nadeligan yung tinanim ko, Trek. Hindi tumubo.
Masahin natin ng konti eh. Nagbibiyak na dapat oh. Bali kasi yung gabing nagpiprepare kami para sa anniversary namin, umulan sa amin malakas. Hindi pala umabot dito. Ito, napatubigan na to. Oo, nasa 90% ang tumubo. Ayan, natubo na sila. Ayan, gumuguhit na to eh. Pero ito, mamaya pa to. Ay, wala pa dito. Hello. Ay, meron na. Ayan. Natuyuan. Pero madidiligan na yan ngayon. Hanggang mamayang hapon, lalabas na yan. This meron na. Ayan o, lalaki na. Oh, di ba? Ano, yung tayong nihintay. Dito, walang ano. Walang namatay. Buo. Oh. Angkad na dito, oh. Buti na lang nakalusong tayo ngayon. Kung hindi, mamamatay ang mga yan dahil tuyo-tuyo. Dito tayo sa Jollibee drive-thru at kami mag-chicken joy na lang. Ah. Chicken na lang pa po ng resibo? Hindi na hanapin doon ano? Okay, thank you. Usual, wala tayong oras magluto. Ay, tanghali na tayo nakalusong. Thank you. Ay. Okay, kaya tayo. Alas 12 na. Okay guys, time check natin 2:14 PM. Ayan, papunta na tayo sa bangko para makahulog kay Desiree. Ay, ayan. Si Desiree po ay 1 year and 4 months na. Okay na tayo dito sa Bangko, Florida. Let's go. Ano nutla? Ay, huwag ka lang muda. O, maka-vlog ka kanya, no? Maka-vlog ka. Thank you. Thank you. Ayan, no? Meron pa tayong libreng mangga. Okay, guys. Good morning. Panibagong araw po tayo. Ayan, hindi nila naubos yung beer. Ayan, dami pa. Oh. Ano to? Pitong kahon, tsaka tatlong kahon itong San Miguel.
Ang mahal pala nito, 1,000 mahigit, isang kahon. Okay, asikasuhin natin yung bubong naman ni Kuya Ulan. Ano, baklasin na natin? Sige, natatabay ko lang magkakabit. Asan yung ano? Binininingi kong kota. Ala, hindi pa nga dumarating eh. Hindi yung bibili nating materyales, sabi ko palista mo. Ay, hindi pa nga dumarating. Ay. Ibinigay ko sa iyo kanina. Ang binigay mo sa akin? Kay Patrick. Yung 9,000. Oo. Ayan guys, meron ng electric bill yung ano, yung... Mamaya, pag dumating. Farm 1, 91 pesos. So ito yung next project natin, yung bubong ni Kuya Olan. Natabahan ako nga lang, hindi dumating kasi yung, ako. Oh. Yung sabi darating. Eh yung kausap namin gagawa, nangihingi ako sa kanya ng ano, ng materials kung ano bibili namin, hindi pa pala dumarating. Ayan. So ayan po yung mga ano ni Kuya Olan, yung mga timba niya nakasabit na. O sige, bali kuya, pag dumating yung gagawa natin, bigyan niyo ako ng ano, ng kung ano yung bibili natin. Sige, sige. Tapos pwede niyo nang baklasin. Oo, tabahan ako nga eh. Tapos yung pinahakot kong yero kahapon, papalagay ko na dito. Kung saan naaabot. Ay, hindi pala doon, dito papalayo sa amin. Ayan, diyan. Ayan, yung hinakot nila kahapon. Dito, iniisip ko kung yero ilalagay natin. Parang yung gantong yero. Gusto ko siyempre harap to medyo mas presentable ng konti. Baka bumili tayo ng dikulay na yero. O tingnan natin. O may makuha tayong medyo matinong yero dito. Dito kasi hindi tayo pwedeng magtayo ng ano. Para sa akin hindi safe yung ano, yung kahoy na poste. Kailangan dito kung hindi semento, bakal. Dahil nandiyan lahat ng anay. Siguro ihuhuli natin 'to. Mas gusto ko yung medyo maganda-gandang bakod dito sa harap ng kubo. Ang ano lang naman kasi natin diyan yung basta hindi basta-basta nakakapasok yung tao. Although makakapasok sila, hindi kagaya nung open na ganyan, dire-diretso. Kagaya nung nagbablog ako, nagulat ako may tao na sa likod ko. Ayan. So, siyempre, asikasuhin muna, unahin muna natin yung ating gulay dahil kahit pa paano, dyan tayo kumukuha ng pondo para sa mga maliliit nating project. Ayan, tsaka natin itutuloy ang mga yan. Kasi mag-i-spray kami sa sitaw ngayon, maghuhulip para meron tayong paparating. Siguro papauna ko na lang tong dito sa Mikubo. Si Utol nga pala nagpumilit umuwi kasi iniimbita ko rin sila galing pa ng Caloocan. So, bumiyahe siya kahapon para makahabol. Ang sistema, masama pala yung pakiramdam. Nagmotor pa siya. Ayun, na-hospital yata kahapon. So, puntahan ko muna bago sila lumuwas ng Maynila. Yes, yung bahay ni Madir. Pag-flooring na sila. Ako, may crack. Andiyan ba si Kuya Joseph? Oh, musta tol? Di ka nakapunta, no? Ngayon? Kala ko din nalan ng isang araw. Na, paano ba? Ano masakit? Lagnat? Oo, nung pagdating na doon dito. Eh di, magbiyahe ka pa yata kasi nung sama na pakaramdam mo eh. Papacheck up ko muna si Utol. Nahirapan daw huminga, parang yung nangyari sa akin. Yan si Utol.
Sige, 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 sige. Bakit na? Samo yan para. Eh, yun na. Kilahin mo mo ako. Ayun, kain na. Papacheck up na rin kita. Hindi, alaan naman ako sakit. Eh, kala, hindi, kala ko. Akala ko nagpa-check up kayo kahapon. Nagpa-check up nga kami. Oo. Eh, ayun nga. Eh, wala namang ano siya eh. Kung hindi yung ubo niya. Ini-ECG ba kahapon? Hindi. Dapat may ECG yan. Eh, sabi nung ano eh, clear naman daw yung ano niya. Paano nila nalaman? Eh, sabi nung nanduro siya. Hindi pwede. Paano kami ng ano? Totoo? Okay. Ano yan? Sa ano niya, ihi. Pakinuha na ng ihi, dugo. Oo. O, anong resulta? Okay naman. Okay naman. Ano yung... Dapat niyan na ECG. Kaya X-ray. Dito tayo sa ano, sa pinagpa-check up ang nandito tayo sa Kabiogen. Na makalakad si Utol oh. Okay guys, pauwi na kami. Hinihintay lang namin yung release paper ni Utol. Okay naman yung mga test sa kanya, dugo, ihi, X-ray bukas pa. Antigen negative. Ang sabi nito kasi ano lang, masyadong makapal yung plemo niya kaya sa nahihirapang huminga. So ang payo ni Doc, pag di nakuha sa gamot, di umayos yung pakiramdam niya, babalik namin para i-confine. Pero sana umayos na siya, makuha sa gamot. At yung nebulizer ang malaking tulong sa kanya. Buti na lang meron tayong nebulizer sa bahay. Ayan, na papagamit natin sa kanya. Ito yung isa sa mga kinakatakot ko guys. Isang miyembro ng pamilya na nadadala sa ospital, nagkakasakit. Well, lahat naman tayo tatanda. Lahat tayo papunta ron. Pero wag naman sanang masyadong maaga. Diba? Si Utol, mag 50 years old na siya. Kung mapapansin nyo, kami mga lalaki, talagang payatot din kami. Puro kami mga payatot. Kaya lang yung pagkapayat ni Utol, medyo sobra na. Dahil, puro siya pang gabi. Isa siyang SG. Puro siya pang gabi, minsan straight pa sila. Kaya sabi ko sa kanya, kunin ko na lang siyang cameraman, umuwi na lang siya dito sa amin. Kasi hindi niya maiwan yung bahay dun sa Caloocan. At yun, naishare ko lang sa inyo yung isa sa mga kinakatakot ka sa buhay. Yung lagi kong sinasabi, di baling wala tayong pera, di baling konti lang yung pera natin, basta malusog tayo, walang sakit, di ba? Pero hopefully wala namang problema kay Utol. Simpleng plema lang. Okay, let's go. Nakikita ko na yung mga sitaw, matataas na. Ayan, naguhulip sila, halos maubos-ubos din yung 2 kilo natin. Siyempre, as usual, lutong ulan dahil mag alas 12 na tayo. Ayan, pwede na yung papaya natin. Oh. Ayan natin yung busing to trek. Ayan na natin. Detang butol sa kami, kwaila. May sula po la yata ang kaya. Ulele mo pa si Bayde. Uy, tama. Tignan natin yung papaya. Opo. Saktong-sakto. Opo, bumumure rin kung baga. Tama. Papaya lang, ulam na. Maganda yan niya sa ano yung tatarong dun doon. Kaya nga eh, maitabi yung buto. Guys, maghuhulip-hulip muna kami. Tapos ng hangin. Kaya tulad yan, hindi tumubo. Kaya no, maraming hindi tumubo. Pero dito okay na sila oh. Buti na lang, meron tayo sumobrang ano. Sobrang pangulip. Ayan, wala rin dito.
Bilis matuyuan ang lupa pagka ganyang mainit tapos malakas ang hangin. Sandali lang tuyo. Ayan, ang ganda ng tubo dito. Tigi-tigi isa lang yung tumubo. Ito mo nga. Kaya pag kami nagtanim, tigalawang buto kasi minsan, yan, kagaya niyan, hindi tumubo yung pangalawa. At least merong ano, merong kapalit. Ito, maganda na sila. Doon, marami doon. Basta na may ilalim dahil kapapatubig lang niyang kahapon. O dito wala pang lumilitaw. Yan, dito okay na sila. O, makikita niyo gumuguhit na. Maganda yung tubo dito talaga. Itong mahabang tudling na to. Ang ganda ng lupa. Oh, lahat sila. Ang bilis lumaki. Siguro mga ilang araw pa, didiligan ulit natin ng calcium nitrate yan. Medyo madidelay ulit yung ano natin, yung ampatola. Baka abutin ng hanggang 20. Tama-tama, malalaki na yung sitaw nun. Pero bago pa dumating yon, aayusin na namin to. Lalagay na tayo ng tulos dyan para sa ampatola. Meron akong in order na bukawi, buho para dito. 400 pieces, 14 yung isa. Medyo may presyo din, kaya lang ano yun, makapal. Magagamit mo ng tatlong beses. Kaya habang nagpapalaki tayo ng ano, sitaw, magtatayo na tayo ng balag para sa ampatola. Ay, matagal na naman tayong walang kasunod na ano na harvest kasi nahanip yung ano natin, yung talong. Pero pag nag-uulan, magre-recover yun. Ulan lang ang hinihintay natin. Ito, itong tudling na to, halos walang tumubo ah. Oh, naku po. Basta na may ilalim no. Ako kasi yung tagalagay ng ano noon, Pura Dan, sila nagtanim, tatlo sila. Tatlo kayo trek no. Kanino tudling yan? Kaya sa amin guys, sa gym squad, kabisado ko yung mayroong green thumb. Kaya nung huling nagtanim kami ng okra, sabi ko kami na lang magtatanim. Kami nagtanim noon eh. Si Patrick, ako, si Kuya Tirso kasama pa nun, tsaka si Eddie, hindi ano, taga-araro si Kuya Eddie. Oo, taga-araro si Eddie nun. Kaya madalas guys pag ganyang magtatanim, gusto ko talaga yung kami, hindi ako kumukuha ng ibang tao dahil yun nga, merong mainit ang kamay sa halaman. Totoo yun. Mga ilang araw patutubo na yung bigote niya, yung balbas niya, para kumapit sa balag, para hindi na sila tangay ng hangin. Ganda ng ampalaya oh. Ganda ng tubo. Kung minsan pagka hindi mo sinasadya eh, pag tumubo mas maganda pa doon sa kesa doon sa inaalagaan mo eh. Marami. Hello. Trek. Dami. Naku po. Alaban natin, ganyan yung sumalakay sa talong eh. Oh. Naku po. Oh. Kailangan nating ma-sprayan. Ma-sprayan ulit. Trek, nag-spray na kayo?
Tignan mo. Madami pa nga. Ay, what fly siya, ano? Grabe, nakasalakay. Madami yun in-spray nyo? Lanay tsaka? Lanay tsaka, tsaka abod ah. Ulitin natin mamaya bago tayo umuwi. Wala ba tayong ibang gamot? Binadali ng lamit. Maganda niyang trick sa ilalim. Pasalungat. Oh. Binadali. Oh, ang kapal oh. Kapal nga. Kahit sa mga ampala niyang tumubo yan, madami. So okay na tayo, maaga tayo nakatapos. Last 4, tapos na kami. Maaga tayo makakapagpahinga. So kita-kita tayo bukas. Maraming salamat ulit sa panonood. Sayjin!